Ano ang kaya mong gawin sa ngalan ng kagandahan? Bubutasin mo ba ang ibabang bahagi ng iyong labi upang magmukhang maganda? O pahahabain mo ba ang leeg mo para magmukhang giraffe? Sinasabi nila na beauty lies in the eye of the beholder, pero mukhang hindi ito totoo kung ang pinag-uusapan ay pamantayan ng kagandahan sa buong mundo. Kung ano ang maaaring pilit mong itinatago ay maaaring kaakit-akit sa iba. Sa video na ito ay ipapakita namin sa iyo kung paanong ang kagandahan ay nagkakaiba sa buong mundo. Mula sa mga pinahabang tainga hanggang sa may chiseled teeth, heto ang 12 hindi pangkaraniwang kagandahan sa buong mundo. Number 12. Labi Nagaplato sa Ethiopia. Sa palagay mo ba ang magkaroon ng isang malaking circular disc na ipinasok sa iyong ibabang labi ay nakakarumi? Para sa mga Mersey o Surma tribes ng Ethiopia, ang kababaihan ng tribo ay nakikilala sa pamamagitan ng malaking disc na pinagkakasya sa ibabang labi. Ang bawat babae na kabilang sa tribo na ito ay binubutasan ang ibabang labi bago sila ikasal o hinihiwa ang ibabang labi at binubutasan gamit ang isang piraso ng kahoy, at sa sandaling magaling na pinalalaki ito hanggang ang gustong hitsura ay makamit. Ang mga Surma at Mersey women ay gustong-gusto ang ibabang labi na gaplato, at hindi lang yon, pinalalamutihan din nila ang kanilang ulo ng mga sungay at iba't ibang palamuti sa mukha, at ito ay tinuturing nilang maganda. Number 11. Mga ipinagawang ilong sa Iran. Ang mga kababaihan sa Iran ay nahuhumaling sa kanilang ilong, at sinasabi ng statistics na ang mga Iranians ang may pinakamataas na bilang ng mga operasyon sa ilong sa mundo. Para sa mga babaeng Iranian, ang perpektong ilong ay nagdaragdag sa kanilang kagandahan. Ang halaga ay hindi mahalaga sa kanila, at kung minsan, ang isang nose surgery ay umaabot hanggang $2,500. Sa katunayan, ang mga lalaki ay mas gusto ang perpektong ilong, at sa tingin nila ay isang simbolo ng kapangyarihan at kakaibang katayuan sa lipunan. Maraming kababaihan o kalalakihan ang maaaring makita na may benda ang ilong bilang isang indikasyon na nagdaan sila sa nose surgery, isang bagay na nagpapataas ng kanilang katayuan sa lipunan. Number 10. Pinahabang earlobes sa Masai, Kenya. Kung naiisip mo na ang lip plate ay talagang kakaiba, ngayon ay tingnan mo ang pinahabang earlobes. Sa mga nakalipas na siglo, ang tribong Masai sa Kenya ay nagpapahaba ng kanilang earlobes upang ipasok ang plato na pinakamalaki. Kung walang ganoon ang kanilang mga tainga, ito ay para lamang mahahabang piraso ng laman na nakabitin sa magkabilang panig ng kanilang mukha. Sa katunayan, ang proseso ng pagpapaganda ay natutukoy ng edad na kung saan ang mas matanda ang mas mahaba ang earlobe. Ang mga kababaihan ng Masai ay may posibilidad na mabatak o mahila ang kanilang mga earlobes sa hanggat makakaya nila. At para sa kanila, ang sakit ay walang kwenta basta maganda. Number 9. Yiba sa Japan. Habang milyon-milyong mga tao sa buong mundo ang nagbabayad ng malaking halaga para sa kosmetikong dentista o braces para maging maganda ang ngiti, sa Japan iba ang kwento. Naniniwala ang mga Hapon sa konsepto ng yiba o hindi pantay ng ngipin. Naisip mo na ba na magpadagdag ng isa pang canine teeth sa itaas na maaari kang magmukhang vampira? Sa Japan ay tampok ang hindi pantay ng ngipin, lalo na kapag nagpapadagdag ng isang canine ay tinuturing na maganda at cute, lalo na kung mayroong nunal sa itaas na labi o pisngi, ay lalong mas maganda. Ang pangunahing dahilan kung bakit sumusunod ang mga Japanese sa yiba ay dahil mas gusto ng mga Hapon ang natural na kagandahan, at ang maaaring kapuluan sa iba ay maituturing na kagandahan sa Japan na hindi mababago kailanman. Number 8. Apatani Arunachal Pradesh sa India. Na naisin mo bang gawin ang isang maliit na pagbabago sa iyong katawan tulad ng magkabuta sa iyong ilong? Baka mapasigaw ka sa sakit. Ngunit hindi para sa mga kababaihan ng tribong Apatani ng Zero Valley, Arunachal Pradesh, India. Ang mga kinasanayan ng mga Apatani, nakakaibang pagbabago sa katawan at maaaring magmukhang kakaiba sa iba.
Nakakita ka na ba ng mga babae na may dalawang malalaking nakasaksak sa kanilang ilong? Maaaring nakakatakot ito para sa iyo, ngunit para sa mga kalalakihan at kababaihan ng apatan, iyon ay isang tunay na kagandahan. Ang mga malalaking nose plugs na iyon ang mas lalong nagpapataas ng kanilang ilong, nagpapaganda sa mga kababaihan ng apatani kaysa sa mga kalapit na tribo. Ang mga kalalakihan sa ibang tribo ay madalas na kinikidnap ang mga babaeng apatani dahil sa kanilang kakaibang kagandahan. Ang mga babaeng apatani ay magaling din sa pagtatato na tinatawag na tip-a na ginuguhit mula sa noo hanggang sa dulo ng ilong. At ang bawat batang babae sa tribo ay dapat magkaroon ito kapag siya'y 10 taong gulang na. Number 7. Fujitsu Red Paste Himba Namibia. Isang siglo na ang nakalilipas, ang kagandahan ng mga kababaihan ay nasukat sa kanilang balat o kulay. At hindi na iyon ngayon. Ang maitim ay maganda. Ngunit paano kung ang kulay ng balat ay pula? Kung maglalakbay ka sa tribo ng rehiyon ng Africa, may posibilidad na makita mo ang Himba ng Namibia. Sa paglipas ng mga henerasyon, ang mga Himba ng Namibia ay gumagawa ng isang kakaibang paste na tinatawag na Ujitse, kung saan pinapahid nila sa kanilang katawan at buhok. Para sa Himba, ang pulang paste ay isang panlinis na pinoprotektahan sila mula sa araw. Ang pulang luwad na gawa mula sa pinaghalong pyrogenic na lupa at taba ng mantikilya ay nangangailangan ng espesyal na kaalaman upang makagawa nito. At ito'y sumisimbolo ng dugo at lupa. Ang mga babaeng mayroon nito ay maituturing na huwaran ng kagandahan. Number 6. Neck ring sa Myanmar. Kung naisip mo na ang mga naunang katangian ng kagandahan ay nakakamangha, ang neck ring ang mas nakakagulat. Nais mo bang pahabain ang iyong leeg para lang maging kakaiba? Ngunit para sa mga taga-Kayons ng Myanmar at mga tribo ng Thailand, ang mga singsing sa kanilang leeg ang nagpapaganda sa mga kababaihan. Ang tradisyonal na singsing sa leeg ay tumitimbang ng 11 pounds at inilalagay sa leeg ng isang babae sa edad na 2 taong gulang lamang. Ang mga singsing ay nagdaragdagan bawat taon hanggang sa umabot ang isang babae sa hustong gulang na kung saan magkakaroon siya ng isang napakahabang leeg at maaaring ituring na maganda sa paningin ng kanilang tribo. Ngunit kapag naisuot na, ang mga singsing sa leeg ay dapat permanente na. Kung ang mga singsing sa leeg ay tatanggalin, ang huminang muscle sa leeg ay maaaring maging sanhi para mag-collapse at maaaring magdulot ng suffocation at pagkamatay. Number 5. Teeth chiseling. Paano kung iyong dentista ay kailangang patalasin o hasain ang iyong mga ngipi nang walang pampamanhi? Isipin mo na lang kung gaano kasakit iyon. Ang tribo ng mga Atar sa Ethiopia ay hinahasa ang kanilang mga ngipin at hinuhugis sa matatalim na pangil ng isang hayop sapagkat mas lalo silang pinapaganda nito. Sa katunayan, may ilang mga kultura sa Bali na ginagawang sapalitan ito para sa mga kabataan na makuha ang kanilang mga canines dahil ito ay kumakatawan sa galit at selos. Para sa tribo ng Mentawai sa Indonesia, ang teeth chiseling ay hindi lamang isang cosmetic procedure, ito rin ay itinuturing na may mataas na espiritual. Ngunit alam mo ba na ang pamamaraan ay ginagawa gamit lamang ang mga pangkaraniwang mga instrumento at walang pampamanhid? Ow! Number 4. Fat Farms sa Mauritania. Sino ang naghahangad ng maliit na tiyan at magandang hugis tulad ng mga nasa fashion magazine? Sa buong mundo, ang mga kababaihan ay nahuhumaling sa hourglass figure at pagbabawas ng taba. Ngunit sa Mauritania, ito ay kabaligtaran. Maniwala ka man o hindi, ngunit ito ay isang bansa kung saan pinapadala ng mga tao ang kanilang mga anak sa isang fat farm upang madagdagan ng timbang upang magmukhang mataba at malusog. Ang mga babaeng malulusog at matataba ay itinuturing nilang perpektong simbolo ng kagandahan. Sa Mauritania, ang mga babae pinapadala sa fat farms at pinapakain ng 16,000 calories sa isang araw para lang madagdagan ang tsansa nilang magpakasal. Na-imagine yun? Ang weird! Number 3. Scarification, Dinka Sudan. Ito ay isang bagay na siguradong ayaw mong gawin sa iyong sarili. Ang pamamaraan ng scarification ay lampas sa kamangha-mangha kung saan nababahala ang ilang mga tribo at ang pagpapahirap ay tila banayad kumpara sa sakit. Sa pagsasagawa sa paglikha ng tribo ng mga pattern sa katawan gamit ang isang kutsilyo o isang blade,
ay itinuturing na simbolo para sa mga tribo sa Africa. Sa katunayan, ang nomadic na tribo sa Dinka sa Sudan ay ginagawa itong sapilitan sa mga batang teenager na lalaki at babae na sumailalim sa proseso na maaaring maging isang mahirap. Ang scarification ay isang coming of age na ritual at ang mga bata ay hindi pinapayagang umiyak dahil itinuturing itong isang simbolo ng kihiyan. Hindi lamang sa Dinka, ngunit may mga tribo sa Papua New Guinea na ginagawa din ang scarification. Number 2, Moko Kawe or Chin Tattooing sa Maui, New Zealand. Para sa mga kababaihan ng Maui sa New Zealand, ang tattoo sa baba ay isang tanda ng kakaibang kagandahan. At kapag mas masalimuot o komplikado ang disenyo, ay mas maganda. Sa katunayan, ang ritual na tattoo sa mga kababaihan ng Maori ay hindi lamang isang cosmetic, ngunit spiritual din. Ang pamamaraan na tinatawag na Moko Kawe ay sagradong pagtatato sa mga babae ay tinuturing na isang physical na simbolo ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Bilang isang Maori, ang pagkakaroon ng tattoo o tinta bilang isang tradisyon ay nangangulugan ng paggamit ng mga likas na kagamitan at tina. Sa gayon ay alam kong maiisip mo kung gaano ito kasakit. Number 1. Open Cheek Dimples, Thailand. Handa ka bang butasin ang iyong pisngi para sa kagandahan? Ito ay tila kakaiba, papakinggan at nakakatakot. Ngunit para sa ilang mga tao sa mundo, ang kakaiba ay maganda. Ang pagpapabutas ng mga dimples sa pisngi ay maaaring nakakatawa sa iyo kung bakit nanaisin nilang magmukhang zombie. Ngunit, iba't ibang tao ang may iba-ibang ideya ng kagandahan. Kakaiba at nakakatakot pakinggan. Ang open cheek dimples na isinasagawa sa Thailand ay kumalat na sa buong mundo. Mayroong mga tao sa Western na sumasailalim sa proseso at lahat ng ito ay napakagrabing sakit. Tingnan ang mga taong ito na regular na sumasailalim sa proseso tuwing panahon ng piercing festival sa Thailand. Itinuturing ito na isang kalakaran na itinataboy ang mga masasamang espiritu na ginagawa ng may mataas na antas ng debosyon. Oh! Ano ang naiisip nila? Okay lang ang lahat ng hirap para sa ngalan ng kagandahan. Alin sa mga hindi pangkaraniwang kagandahan ang nais mong makamtan? I-comment na sa ibaba at pipili ako ng comment na ilalagay ko sa susunod na video. Ito ay mula kay Doris Castro, May Taligatos, Ken Andre Anthony, at Jeff Rowe. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!